What's up, my good view? Welcome to my channel, Unboxing Simulator. Sa video na to, mga ka-review, meron naman tayong bagong i-review. At bago tayo magsimula, mga ka-review, shoutout muna tayo sa ating mga fellow ka-reviews. Ayan. Shoutout sa inyo, mga lods. At maraming salamat sa walang sawang pagsusuporta sa channel na to. So, itong item natin ngayon, mga ka-review, hindi ito isang spring-type airsoft or isang gel blaster. Dahil ito ay isang dart toy gun, mga ka-review, tulad ng isang Nerf. Ayan. Pero hindi nga lang siya Nerf branded, mga ka-review. Chinese branded siya, mga ka-review. Ayan. So, first person point of view nga pala tayo ngayon, mga ka-review. Eto, medyo mahangin. Ayan. Ito ang kanyang box, mga ka-review. Bower ata ang kanyang brand. At syempre, Chinese, mga ka-review. Ayan. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang kanyang brand, ito bang Bower or ito bang Chinese na characters na to. So title ko na lang yan, mga ka-review, Bower. Pero ang pangalan nito sa Shopee, mga ka-review, is XM1014. Ayan. Pero ibang brand yun, mga ka-review, at ibang brand din ito. So eto siya, Battle Eagle. Di ko alam kung ito din ba ang kanyang brand or pangalan ng laruan, or ito bang Lifo Intense Forward. Kasi trinay ko siyang i-search, mga ka-review, gamit itong pangalan dito, at wala masyadong lumalabas na mga videos tungkol sa product na to. At yun na nga. So tingnan natin yung mga iba pang mga attachments niya, mga ka-review, at kasama sa box na to. Ayan. So meron siyang safety goggles, syempre. Merong manual, syempre. Ayan. Meron palang kulay puti nito, mga ka-review. Eto, white and blue. Pero itong red lang yung pinili ko kasi maganda eh. Favorite ko yung red. Ayan. So meron din siyang scope, hindi pala, holographic, yan. At mga shells niya, mga ka-review. At meron din siyang buffer tube, mga ka-review, na may kabigatan. Meron ata tong metal sa loob, mga ka-review, kasi mabigat nga eh. Ayan. At ito din kanyang buttstock, mga ka-review. May kabigatan sa part na to dito. So sa tingin ko, meron nata tong metal na pampabigat sa loob. So dalawang choices nga pala siya, mga ka-review. Kung ayaw nating ilagay ang kanyang buttstock, eh pwede nating ilagay itong kanyang asa na yun. Eto, pwede natin to ilagay dito, mga ka-review, pag ganyan. Ayan. Tapos walang buttstock. Pero minsan madali lang siyang mahulog, kaya hindi ko siya nilalagay. Tinatabi ko na lang siya, mga ka-review, para hindi mawala. So lagay natin ang kanyang buttstock. Ayan. Nag-clip-clip. Eto, tatlong choices nga pala, mga ka-review, yung kanyang buttstock. Ito, ito, ito. Ayan. So ito ang kanyang all the way. Ayan. Hindi siya gumagalaw, mga ka-review. Ito ang kanyang nasa gitna. Ayan. At ito ang kanyang nasa panghuli. May kahabaan na talaga. So lagay din natin ang kanyang holographic scope. Ito. Umiilaw yan, mga ka-review. Ikutin lang to dito. Pag ganyan. Ayan. May ilaw siya ng kulay green. So mahirap tignan kasi maaga ngayon eh. Hindi madilim. So ayan. At meron din siyang kasamang laser. Ito. Pag ganito lang, push lang natin pababa. Ay, pa-forward pala. Ayan.
tapos tanggalin tong kanyang kulay puti na plastic, tapos gumagana ng kanyang laser. Eto. So sa kanyang mga bullets naman, mga ka-review, eto, meron siyang plastic na shell at mga dart. Eto, foam darts yan, mga ka-review, kaya hindi masakit kapag tinamaan ka. Ayan. So meron ding goma sa loob ng kanyang shell, mga ka-review, para may magandang air compression. Ayan. At ang paglagay lang, mga ka-review, is dito. Meron siyang chamber sa loob. Tapos lagay natin to all the way, mga ka-review. Ayan. Tapos ikasa natin. Hindi pala. Ito. Ayan. Ayan. Alright. So mukhang siyang totoo, mga ka-review. At siya nga pala, mga ka-review, meron pala siyang lalagyan ng kanyang mga bala. Eto. Pero ang nangyari sa akin, mga ka-review, eto is nabali siya. Ayan. Bali na siya nang dumating siya, mga ka-review, pag bukas namin sa package. Siguro dahil sa handling ng product, mga ka-review, ng package, siguro nagka-ano sa loob habang dinideliver or nakaship, kaya nabali. Eto. At sinuper glue ko siya, mga ka-review, pero hindi siya kumakabit eh. Napaka smooth kasi ng plastic at hindi kumakapit yung super glue sa smooth surface, kaya eto siya ngayon. So maganda sana siyang gamitin pang ganito. Ayan. Eh, apat na lang yung nalalagay ko, mga kribi, kasi nabali yung isang part. Ano sana? 4, 5, 6, 7, 8. 8 sanang nalalagay. So, 4 at 5, 6, 7, 8 siyam. 9 ka pieces ang kanyang bullet shell, mga ka-review. At 10 naman ang kanyang dart, mga ka-review. 10 pieces. So ito, meron pang isang sobra. So laruin na natin siya, mga ka-review. Pakitaan ko kayo sa pag-reload ko nito. So ito, mga ka-review, tingnan natin kung hanggang saan ba abot ang kanyang tira, mga ka-review. At andun pang lahat ng target, yung karton na yun. Ayan. So tingnan natin kung aabot ba sa siguro nasa 7 meters ata tayo, mga ka-review. Tingnan natin. So reload muna tayo. Ito. Ibang bullets na sa bulsa ko. Ayan, hindi na may pasok yung isa. So kasahin natin. Ako, nahulog na. Baka maiwala ko yung mga bala, mga ka-review. Ayan. Isa. Nagsihulog na yung mga shell, mga ka-review. Nako, nahulog na talaga sa bahay namin, mga ka-review. Dito sa rooftop yung isang shell. Gagi.
Eto, ubos na. So hanapin ko muna yung mga bala, mga review at mga shell. Sayang yun kung may wala lang. So eto mga review, dito na ako sa loob ng bahay namin magte-test fire. Kasi nahuhulog yung kanyang mga shell, mga review, dito sa aming rooftop. Eh baka maiwala ko pa talaga ng tuluyan. At yung mga darts din niya, mga review, yung isa, nahirapan ako sa paghanap. Eh baka maiwala na talaga eh. Kaya dito na lang sa loob ng bahay. Anyways, pang short range na lang naman siya, mga review. Effective ang kanyang tira sa 5 meters lang, mga review. At nag-curve down na siya kapag beyond 5 meters na. Ayan. So, pakitaan ko ulit kayo sa pag-reload ko nito, mga review. Ayan mga ka-review. So, hanapin ko na ulit yung mga shells at mga bala. So, balik ulit tayo mga ka-review. Eto, pwede din palang gapitan ang kanyang rail mga ka-review ng isa pang holoscope. Eto, holoscope to ng ano, Jinming Gen 8 N4A1 ko mga ka-review. So, nag-fit in din siya mga ka-review. So, eto mga ka-review, mabilis ang pag-reload. So, eto mga ka-review, last na reloading. Ayan mga review, empty chamber na. So that's it for this video mga review. At ang overall na comment ko sa item na to ay maganda ang kanyang quality sa plastic mga review. Matibay siya at may kabigatan din. Siguro nga dahil meron siyang metal na papabigat dito sa buttstock niya. At maganda siya for shorter range mga review bilang isang dart shotgun. At kopyang-kopya din niya yung pagka-realistic ng isang shotgun mga review na merong lumalabas na shell. Ayan. At pasensya nga pala mga review, hindi ko na sabi kanina o sa unang part ng video kung ano ba ang pangalan nito sa totoong buhay mga review or totoong Benelli shotgun. Pero nag-research ako mga ka-review at sa tingin ko ito ay isang Benelli M3 at naka-civilian type siya na shotgun mga ka-review. Kasi pag civilian type shotgun mga ka-review, pump action yung mga shotguns na pwedeng ma-own ng isang civilian mga ka-review. Kasi bawal ang civilian na magkaroon ng automatic shotgun, pump shotgun lang pwede. So that's it mga ka-review. Kung nagustuhan niyo itong video, please give it a like. At kung bago ka palang dito sa channel ko, please subscribe at i-click mo yung notification bell para mabisuan ka sa susunod ko pang mga videos dito sa Unboxing Simulator.